What's up? What's up, everyone? Welcome to another vlog. And for today's video, isang special na video ngayon ang gagawin natin because I'm going to show you what's inside my favorite bag. So lahat tayo may kanya-kanya tayong favorite bag at it could be luxury bag, simple bag, school bag, pang work, or pang travel. Kanya-kanya tayo na favorite bag. But for me, this is my favorite bag. Bakit siya special? Because sa mga nakakakilala sa akin, bago pa ako nag-vlog, I'm into photography. So basically, alam nyo na ngayon kung ano yung ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng aking camera bag and para din makita nyo kung ano yung mga ginagamit ko kapag nag-shoot ako. Alright, okay. So, this is my camera bag. So, simple lang naman siya. But the special about it is madami siyang pockets. Okay, so meron siyang 1, 2, 3, 4. Tapos, meron siya dito, 5, at meron din siya dito. Okay? So, 6. 6 ang pocket niya. Ito ay, binili ko lang siya online dati. And, nabili ko lang siya dati ng around like, magkano ba? Like 300 dirhams? I'm not sure. Mga 200 to 300 dirhams. So, mga 2,000, 3,000 pesos siguro. Okay? Medyo matagal na kasi ito. Like, hila ba na? Mga 2 years ago. 2 years old na itong bag na to. Special siya kasi ito. Nakikita nyo. Kapag ito. Si National Geographic. Okay? So, pag sinuot mo siya, para kang travel sa National Geo. Yan. Para kang nasa wild. Ganyan. So, maganda siyang ano. Maganda siyang bitbitin. So, meron pala siya dito. So, meron siyang 7 pockets. So, dito, pwede mong ilagay yung cellphone mo. For example, meron walang cellphone dito. Kasha. Okay? Ito yung ginagamit ko kapag mag-shoot ako. Konting trinagay. So, bago ako nag-vlog, bago ko natutunan ang video editing, I'm into photography. So, if you're gonna check my Instagram, so makikita nyo dun yung mga favorite photos ko. So, this is very special episode for me because somehow nakikilala nyo na ako unti-unti. This is what I can share to you, my interest. So, aside from vlogging, my first love, actually not first love, this is my second love siguro, photography. Yung unang ko natutunan is, you know, nagpipaint ako dati. So, drawing, painting, and then nag-evolve into photography. And let's check what's inside my bag. So, una muna, sige, unanay na natin sa loob. Hindi ko alam kung kailan ko ito last na gamit. So, hindi ko alam yung mga nasa lupa. Baka may mga naiwan pa. Or mga hindi ko pa nalinis. So, tingnan natin. So, medyo surprise to sa akin din. First off, of course, my camera. Alright? I am a Nikon user. Okay. Diba? Yan, Nikon yan. Is D5300. So, luma na tong camera ko. Nabili ko to noong 2015 sa Saudi pa. So, actually, gustong-gusto ko na magka-camera noon. So, when I had the chance, nung napag-ipunan ko na, so, bumili na ako ng camera. And then, that's the time na umuwi na ako ng Pinas. So, this is D5300 Nikon brand. So, lumang unit na to. And then, hindi na naman siya yung pinaka-high-end camera. Ayan siya. But then again, guys, it's not what gear you have, it's your skills. So, this is my camera. At meron siyang lens. Itong lens na to, hindi to yung original lens niya. So, later, pakita ko yung original lens niya. Then, mamaya, I will discuss this lens. So, una muna yung unit niya, yung body pala. Yung body niya is D5300 Nikon. Okay? Manual na yan. Alright. So, what else? So, ito ay sleeves. Masilip na. Ilan natin. So, ito, ginagamit ko pag nagsushoot, kapag mainit. So, meron ako doon. Pero yung isa nawawala na. So, meron akong sleeves. Ilan na dyan. And then, meron akong SD card reader. Actually, special itong SD card reader na ito. Kaya lang, may... Sorry, hindi na to siya gumagana. So, I'm not sure anong, paano siya nasira. So, hindi na niya ma-read yung, ano, yung SD card ko. Thank you, Rona and Daryl. Alright, so this is SD card reader. And yun lang, ilang laman yun. Tingnan muna natin yung mga nasa labas na packet. So,
meron akong spare ng battery. So sa photography, kailangan nyo ng extra batteries. Mabilis malobat yung camera. So if you're going to have a whole day shoot, so you must have extra batteries. So beforehand, kailangan naka-charge na sila para during the shoot. During the shoot, yes, continuous lang. Nagpapad ka lang ng battery. Okay? So, 2 extra batteries. Nabili ko to online. Mura lang to, mga tiga, I don't know, 50 dirhams each. Sorry. And I have mga lens. Actually, ito the lens, mga filters. Okay? So, I have 3 filters. However, susunga-sunga na naman. Kaya nakabalot pa sila, guys. Hindi ko sila nagagamit kasi hindi siya magkasya sa lens ko. Waste of money. So, hindi ko na-check yung size ng lens nila, yung size nila bago ko nabili. Actually, chinek ko naman, so I thought kasya. However, hindi siya kasya, so hindi ko nagamit. Next pocket. So, meron lang mga extra wires sa camera. So, and this one. And this is my charger. So, nalagay mo dito. Actually, ito lang naman ang charger ko, but I have 3 batteries. So, pwede na. Ayan. So, lagay mo lang dyan, then ito charge mo na doon. Then, let's check what's inside. Alright. So, meron pa akong mga... So, dito muna tayo. So, nakikita niya. Ayan siya. So, maluwag siya. Ayan. So, madami kang madadala talaga. Marami kang... Tapos, meron siyang compartments. So, dito mo ilalagay yung bawat lens mo. Ayan. So, meron akong mga panglinis. Ayan. Silica gel. Kailangan natin ng... Ayan. Silica gel. Ito pang anti-moisture. Kailangan nyo to, huwag nyong tatanggalin to sa bag nyo. So, nag-absorb siya ng moisture para hindi masira yung mga lenses nyo. So, importante ito. Silica. Panglinis ulit. And ito yung kit lens niya. So, nung nabili ko tong body ko, ito yung kit lens niya. It's 18-55mm. So, actually, hindi ko to masyadong na-maximize or hindi ko siya masyadong nagamit kasi hindi siya yung quality na gusto ko sa photos ko. So, this is one of my favorite lens. This is Nikon din. Nikon 55mm, 1.8. So, this is, yan. Ito yung box niya. So, 50mm, 1.8 f-stop. So, itong lens na to ginagamit siya kapag mahilig ka sa portrait. So, there was a time nag-portrait photography ako. So, puro portrait lahat ng mga subjects ko. So, ito yung best option mo ng lens. Okay? So, it's a prime lens para sa lahat ng portrait photos mo. So, ang lens nito is, I don't know how much. Tignan natin. Nung nabili ko to ng lens na to, ito ay nagkakahalagang... Ano pa, oh. Dito yung price. 999 dirhams. 999 para dito. Okay? So, compute natin magkano yung 999. So, noon, mga ano ba to? 2 years ago na din siguro to. 13,000 pesos. So, medyo mahal siya, guys. So, for the love of photography, mabibili mo talaga. So, medyo mahal, 13,000. That's why, mahal ang pag-photoshoot. Mahal ang photography, mahal ang pag-hire ng photographer. Kasi, is napakamahal po ng mga gamit. So, nung meron na ako nito, and then nakaipon na ulit. So, I decided to buy one more lens. Kasi gusto ko naman ng landscape photography. Mag-insert ako dito, guys, ng mga pictures ko. Sample ng mga kinuhanan ko sa mga lenses na to. Or mga any pictures na gamit ko yung camera and lens na. So, next kong biniling lens ay... Ito. Ayan. Ang galing na ito. Sigma 10-20mm. So itong lens na to is para sa wide angle. So if you are into landscape photography, street photography, or yung mga basta yung mga view na gusto niyo ano, this is the recommended lens. Okay, so magkano kaya to? Nung binili ko to, pinag-ipunan ko talaga kasi medyo pricey yung lens na to, medyo mabigat din yung box niya. Price.
So I thought mahal na tong lens ng Nikon, no, 13,000. Ito ay nagkakahalagang 1,999 dirhams. 1,999 dirhams para sa lens na to. So convert natin. 26,000 po yung lens na to. I don't know ba't ang mahal at ba't ko binili. Pero po, sulit to. So, kapag if you really love something, nabibigay sa'yo ng joy, mag-i-invest ka talaga. Nagpapawisan ako sa price. Actually, hindi ko na matandaan yung mga price nito. So, ngayon ko lang sila nare-remember nung nakita ko ulit yung mga prices nito. Okay? So, let's move on na. So, next is this lens. So, dahil gusto ko naman ng macro, alright, ng mga macro photos at saka telephotos, so naisipan kong bilhin itong Sigma. So, Sigma din to. Sigma, another Sigma macro, 70-300mm, f4-5.6. Yan, macro. So, if you're fan of, you know, yung gusto nyo ng mga, yung mga macro, yung mga maliit na pictures, like yung mga ants, ganun, or insects, kahit anong insects, I recommend the macro lenses. So, try natin to. Ayan. So, try natin ilagay. So, ito yung full length niya. So, medyo malakas. Malaking mahaba. So, pag telephoto, ganyan siya kahaba. And then, if you want to shoot yung mga macro, so, igagano mo siya. Tanggalin natin ito. Ayan. Okay. Wala pala akong photos na gamit ito kasi guys, hindi ko pa ito nagagamit. So, wala naman dito mga insects masyado. Ayoko naman picturean ng mga hippies or surot. Someday, sana, magamit ko to, itong telephoto. So, magkano ba ito? Wala siyang price, so, ayan na natin. So, what else? Oh, meron pa dito. So, basically ito, meron akong apat na lens. So, I have this telephoto, macro. I have this 55mm. Okay. I have this Sigma wide angle lens, 3. And ito yung kit niya dati na 18-55mm. Yeah. So, I have four lenses. So, kung kukumpitin ito, medyo mahal talaga. So, huwag nyo na lang, ayan nyo na. So, basically, that's it guys. So, yun yung mga camera lens ko. And meron pa dito isa. Oh, ano na? Recibo. 1,400 dirhams. 1,400 dirhams para sa lens na to. Diyos, magkano na naman yun? 18,000. Wow. So guys, so imagine, mayaman na tayo. So kung imagine kung gaano nag-i-invest ang isang photographer sa kanyang mga lenses, sa kanyang camera body just to get the perfect shot, just to give you the most beautiful picture. That's why I saludo ako sa lahat ng photographers dyan, professional or hindi professional, hobbies lang. They are really investing to their gadgets, okay? So, kaya tayo may mga magagandang pictures. And of course, if you want, you know, yung mga quality talaga na photos, of course, quality din yung mga gagamitin natin. Again guys, it's not about your how much or how expensive your gadgets are or and your lenses are. Ang pinaka-importante dito yung interest nyo and your skills in maximizing your lenses and your camera. So that's it guys, yun na yung laman ng aking bag. So basically, every time na ma-shoot ako, ito yung ginagamit ko, ito yung dinadala ko. Dadalhin ko lahat to. Kaya lang, pag isa lang naman ang sinushoot ko, like you know, maternity shoot, or prenup, or mga portrait lang, so I'll always use my portrait lens. Ito lang naman to. So ito, pwede na ako to, pwede na akong mabuhay for the whole day shoot. Okay? Extra mga items na pwede mo ipakita sa inyo during my shoot. Okay? So I have, of course, I have here my tripod. Okay, so this is not my original tripod na binili ko, but this is a special tripod kasi bigay ko ng friend ko, si Brennan. So thank you very much, Bren, kasi pinalitan mo yung nawala akong tripod. And nung nag-shoot kami ni Brennan and ni Charisse, hi Charisse, hi Bren, hi Caleb, shoutout sa inyo. Thank you very much para sa
tripod na to. So nung nawala yung tripod ko, binigay nila sa akin tong tripod nila. So thank you very much. I miss you guys. Yan. So this is my tripod, guys. Ganda. Okay. So sa tripod din, mag-invest din kayo ng magandang tripod para sa mga shoots nyo na stable. Para sa mga long exposure shots. Kapag gusto nyo ng mga long exposure na wide angle, so kailangan nyo itong wide angle lens and this camera para stable. Ay, this tripod para stable yung shoot nyo. So, last but not the least, meron tayong reflector. Ayan. So, buksan natin. Okay. So kapag kailangan mo ng diffuser ng lights or mas kailangan mo ng more light o focus mo sa subject mo, you will be needing this one. Okay? Ayan siya. Pakalaki. Ayan siya. So tingnan nyo guys, pag wala, ayan. Ayan, wala. Try natin pag meron. Ayan siya. Ayan yun. Di ba maganda yung nakukuha niya ng light? Kasi mga mood din. So, ayan. Init. So, this is my reflector. Ayan, medyo malaki. Kabila natin. So that's it guys, yun yung mga ginagamit ko, yun yung laman ng aking favorite camera bag. Thank you for watching this video, and if you enjoyed this video, I hope you did. Please don't forget to like, share, and subscribe dito sa channel natin. And comment na rin kayo sa comment section below para sa mga gusto nyo pang maging content ko in the future. Stay safe guys, stay fresh, keep growing, and yela! Bye!